guys, welcome po muli sa aking YouTube channel. Ako nga po pala uli, si Lyle Cooper. And in this video, so ito na po yung pinaka-aabangan po ninyong lahat. Ito na po yung Toyota Hiace. So meron na po dumating sa dito sa aming dealer. So ngayong araw po na to, sa video po na to, iwa-walk around po natin. Titignan po natin lahat ng mga features. So sana magustuhan niyo po yung presentation ko. And tara, tignan na po natin. Unlike ng dating Commuter, ang bagong Commuter ngayon ay may new semi-bonnet body na magbibigay sa inyo ng riding comfort, quietness, and collision safety. Ang length nito ay 5,260mm with ay 1,950mm, height ay 1,900mm. Wheelbase ay 3,210mm, tread, front rear 1,675 by 1,670mm. Ang minimum turning radius ay 5.5mm. Comparing sa dating Commuter, mas mataas, mas malapad, at mas mahaba ngayon ang bagong Commuter. Ang available color lineup nito ay silver mica and color white. Black. So ang nakikita nyo pong color ngayon, ito po yung black. Ang engine model ngayon ay 2.8-liter 1GT-FTV. Ang power ay 176 horsepower at 3,400 RPM. Ang torque ay 420 Newton-meter at 1,400 to 2,600 RPM. Engine improvement ay fuel efficiency, reduced cabin noise, environmentally friendly. Ang bagong Commuter ay meron ng anti-locking brake system. Ma-maintain mo pa rin yung steering control even during emergency braking. Ang headlamp nito ay bi-beam multi-reflector halogen with integrated turn lamp. So ang ibig sabihin, hiwalay yung bulb ng high beam at low beam for a lower maintenance cost. Meron na rin po itong clearance lamp. Color black po ang bumper at yung radiator grill naman po ay body color for a luxurious look. Tulad po ng dating Commuter, ang bagong Commuter ngayon ay wala rin pong fog lamps. Ang steel rim ngayon nito ay 16-inch with full cup. So, na-improve po yung handling and stability. Ang bagong Commuter ngayon ay color kit side mirrors na with integrated turn lamps, power side mirrors na rin, at saka may auto-retract control na rin. Unlike sa dating Commuter na manual po ang side mirrors. Grip type door handles, color black. Short pole type antenna.
rear bumper. So ito po yung rear view. Kung manggagaling po kayo sa likuran, ito po yung itsura ng rear view ng Commuter Deluxe. So napakaluwag na po ng seating arrangement. And tulad din po ng dating Commuter, so 15 seaters din po itong bago. Sightings po ng rear door ay lawanit. Ngayon po, covered na po siya ng fabric. So, iba na rin po yung gas tank cover ng bagong Commuter. So, maganda na rin po yung design niya, pahaba. So, pasok po tayo sa loob. So, ibang-iba na po talaga yung design ng loob, pati yung molding ng pintuan. Tulad ng nabanggit ko kanina, power window na po ito. Meron na po itong control para sa auto retract. Unlike sa dati, wala siyang ganyan. Then ngayon, napoko-control mo na ngayon yung side mirrors mo mula sa loob. Dati hindi, manual lang. Then may central lock na po ngayon, dati wala. So pag open mo pa lang ng pintuan, makikita mo itong portion na to po yung lalagyanan ng battery. So kung babalikan nyo po yung first part ng video at titignan nyo yung part ng makina, wala pong nakalagay na battery. So dito po nakalagay yung battery, itong portion na to. Ito po yung driver seat. Meron po yung manual height adjustment. So ito yon. Pwede mo siyang pataasin, pababain. Unlike sa dating Commuter, wala po nito. Then ito naman yung adjustment forward and backward. Ito naman po yung adjustment para sa reclining. Improved na rin ang audio system nito. 2DIN, CD, tuner, MP3 auxiliary, USB and Bluetooth. So ito po yung controls ng air conditioning ng Toyota Commuter. So ang air conditioning ng Toyota Commuter ay mas maganda yung performance, mas tahimik at mas magaan. Ang Toyota Commuter Deluxe ay 6-speed manual transmission. So ito po yung glove box. Kung mapapansin nyo po, mas malapit po yung side opener lever dun sa driver para sa easy access. New improvement po uli, speedometer, tachometer, multi-info display, clock, meter integrated. Ito po yung dome light. Dating Commuter, yung portion na to sa gitna, mayroong humps. So parang nakakasagapal sa sasakay sa gitna. So ngayon, maluwag na siya dahil wala nang humps ngayon dito sa middle or sa gitnang portion. Dahil 6-speed ang Commuter Deluxe, so yan din ito po yung reverse. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So para mailagay po sa reverse, atake nyo po ito. Then sagad po ninyo ang gandulo. Yan, reverse. So, hindi naman po kayo magkakamali dahil meron nga pong parang lever na ganun. So, kung hindi ko pipindutin yon,
ganyan lang, simple tulak lang, yun yung primera. Ito naman po yung reverse. Ayan. So, primera. Then, reverse. So, hindi naman po kayo malilito dyan. Capacity ng Commuter Deluxe ay 15 seaters, tatlo sa harapan yung driver at saka dalawang passenger, sa second row naman po ay apat, sa third row ay apat din, sa fourth row ay apat din. So pasukin naman po natin yung second row, pasan po natin yung slide. So kung mapapansin nyo po, yung quality po ng seat ay fabric na. Unlike po sa dating Commuter, ang quality po niyan ay urethane. So ito po ngayon ay fabric. So mas masarap pong upuan po ngayon. So apat po sa second row, apat po sa third row, and ito pong 50-50 folding na nasa rear seat, yan po ay apat din. So napakaluwag. So, ang mga nakasakay po, ang sasakay po dito ay talagang mga komportable. So, ito naman po yung aircon vent para po dito sa third row at saka hanggang sa pinaka fourth row. Ito po yung exhaust, dyan po yung sumisipsip ng lamig. Then, ito pong middle seat or yung panggit ng upuan sa first row ay nalulupi paharap. Para in case na walang nakaupo, pwedeng lagyan na mga drinks dahil may cup holder po doon. So itong portion po naman na to, yung parang assist light para kung mag-i-step ka may ilaw. Then ito naman po yung lalagyanan na ating jack. So may cover po siya. So same thing dun sa dating Commuter. So meron po tayong added assist grips, dalawa para sa mga passenger at saka sa driver. Meron na rin po itong high mount stop lamp, katulad po nung GL Grandia. So dati po, sa dati pong Commuter wala po ito, at saka meron na rin po itong wiper. Unlike po sa dati, wala rin po. Ito naman po yung procedure kung paano nyo po ipo-fold itong mga upuan sa pinaka rear. So pareho po yan, 50-50 fold. So unang-una, yun nga, meron pong lever sa gitna at dito po sa ibaba. So itataas mo lang po ito. Then meron po itong parang tali. Yan po. Then pababa mo muna itong portion na to para hindi ka mauntog. Then isasabit mo lang po yung tali na to dito sa taas. Okay guys, tapos na po yung aking presentation. Yan po yung Commuter Deluxe na bago. So kung nagustuhan nyo po yung video po na na-present ko, please comment po kayo sa baba and subscribe na rin po kayo. And pakipindot na rin po yung bell button para ma-notify po kayo kung may mga bagong videos po na lalabas. So see you po sa susunod pong mga videos pa.